At yes po, buli po, isang magandang-magandang araw-araw po. Araw na naman po sa ating lahat. Welcome po sa ating channel. Trainers Ring. At maraming salamat po muli sa inyo po na taga-subaybay po at followers po ni Trainers Ring. Maraming sa salamat po sa inyong pagsuporta. At ang content ko po sa araw na ito ay patungkol na naman po sa mga commemorative coins na nagkalat na naman sa mga GC o sa mga coin vloggers po na nandyan na naman na mamayagpag po at sinasabi na naman na napakamahal po ngayon ng mga commemorative coins na ito. Mga ka-coiners, talagang hindi po sila nagsasawa at hindi rin po magsasawa si Coiners Ring para kontrahin at pabulaanan na hindi po totoo ang kanilang mga pinagsasabi. At para malinawan po ito, lalong-lalo na po ng mga baguhan. Patungkol po sa mga commemorative coins na ito, siya pong ating bibigyan ng linaw. After po ng intro. At muli po, meron po mga vloggers o ilang mga scammer vloggers po na naghahanap daw ng mga ganitong klase po ng commemorative coins dahil hard to find na daw po ang mga ito at marami pa daw po silang mga kulang, kaya po sila po ay naghahanap daw at bumibili po ng mga ganito. Mga ka-coiners, karamihan po sa mga yan na kapag inyo pong napanood ay hindi naman po sila bibili, wala pong bibili sa mga yan, mga ka-coiners, sa libu-libong piso po na sinasabi po ng ilang tiwaling vloggers. Pero meron pong nag-PM sa akin na hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng ilang vloggers na sinabi niya na talagang bumibili at namimili ng mga ito sa napakataas na halaga na napanood na po niya na nag-unboxing. Yes po, meron pong mga vloggers po. Vloggers ha? Na bumibili po dyan. Minsan nga po yata 10,000 hanggang 40,000 pesos ang bili nila. Yes po. Talaga pong nangyayari yan, mga ka-coiners. Pero hindi po ibig sabihin na sila po ay mga coin collectors. Sila po yung mga vloggers lamang, mga ka-coiners, na siyempre po kumikita naman sila. Ano po? Yes po. Pwede po nilang bilhin yan. Kahit yan po ay mga simple at mga common coins lamang. So napakaswerte nga po. Yes po. Dahil libo-libo po ang nanonood sa kanila at napakaswerte nga po ng kanilang mabibilhan, mga ka-coiners. So wala po tayong duda doon na meron po talagang bibili niyan. Kahit ako, kung gusto ko pong gawin ang ganyang klase po ng estratehiya, ay pwede po dahil mas malaki po ang kanilang kinikita kaysa sa pinapalabas po nila. So kung sila po ay talagang mga coin collectors, ay tiyak po na mga makabuluhan at makatotohan ng mga collections po ang kanilang itatampok at bibilhin. Pero muli po, lilinawin ko lamang po, hindi po lahat ay mga scammer vlogger po. Ano? Kayo na po ang sumuri sa kanila at hindi na po ako. Dahil ako po ay araw-araw ko po sa akin pong mga vlog ay talagang nililinaw at ikinokorek po. Itinatama po ang katotohanan ng mga baryang binibili at kung magkano po ang tunay na presyo ng mga ito. Muli po, wala po tayong pakialam sa kanila na kahit bilhin pa po ang mga common coins sa halagang 50,000 pesos, no doubt po, no problem po, dahil at least kahit paano ay nakatulong nga naman sila sa isang individual po na kanila pong napili para bilhan po ng isang common coin sa napakataas po na halaga. So meron pong talagang mga ganyan, mga ka-coiners. Kaya lamang po, sa libu-libo pong nanonood sa kanila, ilan naman kaya yung umasa, yung nasaktan ang damdamin, mas marami po ang mga yan. Kaya mga ka-coiners, muli po, lagi po nating tatandaan na makikita naman po ang katotohanan sa mga video mong pinapanood po natin mula po sa iba't ibang klase po ng mga vloggers. At meron naman pong vloggers, ano,
naghahanap ng mga naka-blister pack po na kagaya po ng mga ito na sinasabi po na bibilhin po niya sa halagang 500 hanggang 2,000 piso. At may isa naman po na 1,000 po yata bawat blister pack na nakaganyan na kanyang binibili. Kung totoo po na siya po ay bumibili ng mga ito, mga ka-coiners, nasa 200 pesos lamang po ito sa Lazada. Pwede tayong makabili ng mga ito sa Lazada. Pero ang intention po ng taong yan, kaya po sinabi niya na 1,000 po ang bili niya, halimbawa sa mga naka-blister pack na gagaya nito, siyempre po para lamang po magkaroon siya ng mga manonood. Pero ang presyo po talaga ng mga ito, mga ka-coiners, sa ngayon, nasa 200 pesos lamang po. At ang mga nakikita po ninyo ngayon na mga ka-coiners ay mga pinaglumaan na po. May mga edad na po ang mga commemorative coins na iyan. Insulated po. Bagamat napakaganda po ng kanilang kondisyon. Pero hindi po yan nabibigyan ng pansin ng ilang tiwaling collector kuno. Ano? Kung totoo po ang kanilang mga sinasabi tungkol po sa commemorative coins, o kung sila po talaga ay mga collectors, tiyak po na mas mayroon naman pong value o halaga ang mga ito, dahil unang-una po ito po ay uncirculated na. So kapag hindi na po sila o wala na po sila sa sirkulasyon, kahit mga common coin po ito ay pahirapan na rin po kahit papaano ang paghahanap sa mga ito, hindi po ba? So sadya po na talagang inililihis lamang po ng ilang vloggers, ano? Siyempre gagamitin mo yung in-circulation para aware lahat. Pagkapag nakita yung thumbnail na in-circulation pa yung hinahanap, talaga pong marami po ang magkaka-interest na panoorin ito. Sa kasalukuyan po, ang mga yan ay nagkakahalaga lamang ng 30 hanggang 50 pesos po. At kagaya po ng isang content ko po na nauna kanina, ang mga ito po ay yes po, mataas po ang collector's value ng mga ito sa mga collectors. Pero pagdating po sa selling value, yes po, napakababa lamang po ng selling price o selling value po ng mga baryang ito. Dahil ito nga po na nasa kagaya po halimbawa ng isang ito na EDSA Revolution na nasa blister pack, nasa 200 lamang po ang ganito. Paano naman kaya natin maibibenta sa 200 pesos itong lumabas sa sirkulasyon? Ano po? So may mababang presyo lamang po yan, pero may mataas po na collector's value dahil napaka-collectible po ng mga ipinakita kong old commemorative coins. At muli po, sana po ay nakapagbigay na naman po si Coiner's Ring sa inyo ng totoong presyo po o tunay na kalagayan po ng ating mga commemorative coins in blister pack, in circulation, at yung uncirculated na po, mga ka-coiners. Lagi po nating tatandaan, mga ka-coiners, bilang mga collectors, ano man po ang barya na hawak natin, yan po ay collectible. Dahil para po sa isang coin collector, lahat po sa kanya ay may value. Bagamat ang iba po ay wala namang selling value. At muli po, sa lahat po ng napadaan lamang po sa channel na ito, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. At anuman po ang inyong magustuhan sa aking mga videos, paki-like and share na lamang po. At huwag pong kalilimutan, mga ka-coiners, na mag-subscribe. At dito po sa aking mga content ay makikita po ninyo ang mga katotohanan. Tunay na presyo po, tunay na collectible ng mga barya. Sa mga ka-coiners po na lagi nakasubaybay sa atin, inaanyayahan ko po kayo na magkomento, mga ka-coiners.
Para po mapalawak pa natin, mapaganda ang ating mga content. Hinihintay ko po ang inyong mga komento.